Yun, okay na. Hello mga Katech Explorer TV, this is JR. So, today meron tayong nabiling printer. So, this is a, actually it's a copier printer fax scan. So, yan siya. Meron siyang auto feeder. So, yan, makita ko lang. So, a little bit background about this printer. So, I bought this printer or copier second hand. The original price is around 18,000 to 19,000. Nandiyan yung resibo, but anyway, nabili ko sa may-ari second hand at 3 years siya na ito sa kanila, and yung actually hindi may-ari, nabili ko dun sa anak ng may-ari kasi yung may-ari namatay na. So since meron silang school supply shop with photocopy service, nung namatay yung dad niya, hindi na gamit, so yung mama niya pinabibenta na. So it's just happened na nakita ko to sa marketplace. So far so good. Functional naman other than the copy quality. So let's test it. Ayan. So, mukhang need na palitan yung gram ng printer. Kasi meron na siyang mga guhit-guhit. Okay. So ngayon, ang gagawin natin, papalitan natin yung gram na to, and then we'll check kung magiging okay ba. Hopefully. So tingnan natin yung drum. So ito yung toner, ito yung drum, itong green na to. So ito yung toner assembly. Ang papalitan natin itong drum na to, itong kulay green. So, may nabili ako sa marketplace din na drum. Nakabalot siya ng I think it's a black na plastic, because according to my research, these are light sensitive. So, hindi muna natin tatanggalin tong balot niya habang kinakabit natin. So, saka na natin itatanggalin pag nakabit na. So, disclaimer, hindi po tayo repair channel. So, I just want you to silang i-demo sa inyo na kung paano palitan yung drum ng copier. But if you cannot do it, maybe it's better na seek someone help, na professional help na talagang gumagawa ng printer. So meron tong lock, ayan o, parang paletar si siya, magkabila yan, magkabilang dulo yan. So gagamit tayo ng nail cutter. Actually, yung parang patusok ng nail cutter, di ko alam kung ano tawag dito. Pero ang gagawin nyo, iaangat nyo lang to. Ito. Ayan. Buka natin iangat. Kung kaya.
Nakalock yan eh. Ito yung lock, pinakalock niya. Oops, yan. Nanggal na. Ayan o. Ito siya. Then, yan. Lain nyo lang yan. May matatanggal na to. Oops. Yan. Then, ito yung pamalit natin. So, ito. Tabi na natin. Ilagyan ko muna ng tape habang kinakabit, para hindi siya matanggal kasi sensitive to sa ilaw. And then mamaya pagkakabit natin, papatayin natin yung ilaw para i-testing. Susok natin ito, bakal na ito. Kabit natin ito, cover niya. Yan. Natin to sa kabila. Yan. Tapos ibalik natin yung lock. Ilang naman siya ibalik. Ayan. Ngayon, patayin natin yung ilaw. Ito siya, kulay black siya. Then, ikabit natin yung toner. Ikabit natin yung toner. So, tingnan natin kung okay yung pagkakakabit natin ng drum, no? Testingin natin yung copy niya.
Yun, okay na. Nice. Wala na siyang mga guhit-guhit. So, ano nga lang pala, addition na lang pala, pag magkakabit kayo ng bagong drum, i-check nyo kung saan yung orientation ng gear niya, kasi may mga gear to eh. So, kung yung kanina, sa kaliwa kasi yung gear, so sa kaliwa ko siya kinabit. Pero check nyo na lang din sa model ng copier nyo. So, ayun. Okay na, tuwa naman ako. So, I hope may natutunan kayo this time and stay tuned sa mga next video natin. Subscribe lang kayo, hit the bell button para ma-notify kayo sa mga bagong video natin. Okay? Thank you. Good day. Bye-bye.